Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Pilipinas, itinalagang pinakamalaking importer ng bigas. Rice Certification Law na nag-alis ng limit sa inaangkat na bigas, re-reviewin ayon sa Department of Agriculture. MMDA magsasagawa ng serye ng traffic simulation para sa mga kalahok sa SEA Games. Trapiko sa EDSA, NLEX at iba pang pangunahing kalsada asahang bibigat sa pagdaan ng mga convoy. Malacanang tinuligsa si Senator Franklin Drilon dahil sa pahayag nito laban sa infrastructure program ng Duterte administration. Internally displaced persons na nasalanta ng hailstorm kahapon sa Makilala North Cotabato, nakakaramdam ng matinding trauma. Lokal na pamahalaan ng Makilala magsasagawa ng psychosocial intervention. Bilang ng single sa Pinas, nasa higit 34 na milyon. Sa ang lungsod kaya may pinakamaraming single, alamin. Kuya Daniel Razon, ginawaran ng Technology Award ng Rotary Club of Commonwealth. Una sa ating mga balita, ang Pilipinas na ang pinakamalaking importer ng bigas sa mundo ayon yan sa isang report sa Estados Unidos. Nahigitan pa mismo ng bansa ang China na bilyon ang populasyon kumpara sa milyon lamang ng Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, re-reviewin sa susunod na taon ang Rice Certification Law na nag-alis sa limitasyon sa pag-aangkat ng bigas. Ito ang balita ni Jordine Delgado. Ilang buwan matapos maipasa ang Rice Certification Law, ang Pilipinas na ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo batay sa pagtataya ng Estados Unidos. Ayon sa report ng United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, inaasahan na papalo sa 3 milyong metric tons ng bigas ang iaangkat ng bansa bago matapos ang taon. Mas mataas umano ito ng 58% kumpara sa inangkat noong nakaraang taon na nasa 1.9 million metric tons. Tinalo umano ng Pilipinas ang China na siyang pinakamalaking importer ng bigas na inaasahang mag-aangkat ng 2.5 milyong metric tons ng bigas. Pero sa datos ng Department of Agriculture, ngayon pa lang, halos tugma na ito sa dami ng mga inangkat na bigas sa bansa. Ayon kay DA spokesperson Noel Reyes, base sa datos ng Bureau of Customs, nasa 2.99 million metric tons na ang inangkat na bigas ng Pilipinas mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. 1.8 million metric tons nito ay inangkat matapos maipasa ang Rice Certification Law noong Marso. We cannot restrict kasi kung i-restrict mo yan, we're going against the law. Unless the law says that we can only import so much. Aminado ang DA na maaaring sumobra ang pagpasok ng supply ng imported na bigas sa bansa. Kaya sa susunod na taon, balak na umanong reviewin ni na Secretary William Dar at Senator Cynthia Villar na siyang chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food ang naturang batas. That's the feeling of the department since because of the complaints of farmers and farmers groups. That's the wish of the Secretary and Senator Villar. After a year, they have to review the RTL and probably put in some more provisions so as not to over-exceed our rice requirements. Ito rin ang nais ng ilang grupo ng mga magsasaka na ikinalungkot ang patuloy na pagdami ng pag-angkat ng bigas ng bansa. Ayon sa Federation of Free Farmers, dapat ay taasan pa ng gobyerno ang taripa sa pag-angkat ng imported na bigas at pagtuunan ng pansin ang pagpapadami ng local rice sa merkado. Pag dumating ang panahon na naubos na yung sobra, pwede naman nilang tanggalin yung additional tariff na yon para magpasok uli ng imported. Ganun sana ang laro nila. Parang gusto natin mamatay yung magsasaka na wala tayong nilagay na control sa import. Pasok lang ng pasok yung importation, pabagsak ng pabagsak yung palay, at parang napakahina yung response. Para naman sa kilusang magbubukid na Pilipinas, dapat tanggalin na ang Rice Certification Law. Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 15 pesos kada kilo ang farm gate price ng palay. Pero ayon sa KMP, may mga ilan umanong lugar sa bansa na nasa 8 hanggang 10 piso kada kilo ang bentahan ng palay. Hindi na rin po namimili ang National Food Authority kasi po sa ilalim po ng Rice Certification and Liberalization Law, ito po yung Republic Act 11203,
hindi na po sila mamimili ng palis na magsasaka. Kaya po, lalo pong binabarat ng mga malalaking traders at cartel. Sa isang pahayag, sinabi ng grupong Bantay Bigas na paulit-ulit na nilang ibinabala noon ang posibleng maging epekto ng rice tariffication law na pagkalugi ng mga lokal na magsasaka. Sa ngayon, naglalaro sa 35 to 38 pesos kada kilo ang regular milled na local rice sa ibang pamilihan sa Quezon City, habang mayroon namang nasa 29 pesos kada kilo. Positibo naman umano ang DA na tuluyan pang bababa ang presyo ng bigas sa merkado ng mas mababa sa 30 pesos kada kilo. Nakikita rin aniya ng ahensya na bababa ang iaangkat sa susunod na taon sa bansa dahil sa pagbuti ng lokal na produksyon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue, Quezon City. Aminado ang Malacanang na nag-aalala ang pamahalaan sa ulat na ang Pilipinas na ang top rice importer sa buong mundo. Naungusan pa ng bansa ang China na higit na mas malaki ang populasyon kaysa sa Pilipinas. Isinisi ito ng palasyo sa kakulangan ng irigasyon sa bansa. Subalit, tiniyak naman ng Duterte Administration si Agriculture Secretary William Dar ang nangunguna sa sitwasyon upang resolbahin ito. Congratulations to them. Ginagawa na naman ni Secretary Dar ang kanyang mga pamamaraan to solve whatever problems confronting the farmers. Inabisuhan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na asahan na ang lalo pang pagbigat ng trapiko sa darating na mga araw. Kaugnay ito ng isasagawang serye ng simulation ng convoy at rehearsal para sa mga kalahok at bisitang manunood ng SEA Games 2019. Ito ang balita ni Joanne Nano. Bago pa ang opisyal na pagdaraos ng SEA Games 2019 sa Philippine Arena sa November 30, magsasagawa ng serye ng simulation ang Metropolitan Manila Development Authority, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan para sa pagdaan ng convoy ng mga delegado at atletang lalahok sa SEA Games. Mula sa iba't ibang mga hotel sa Tagaytay, Pasay, Manila, Subic at Clark sa Pampanga, babagtasin ng convoy ang kahabaan ng EDSA, North Luzon Expressway at ilan pang pangunahing kalsada sa Metro Manila bago makarating sa arena sa Bulacan. Uunahin ng MMDA ang simulation ng convoy sa November 14, araw ng Huwebes. Isasagawa ito mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Pangunahing maapektuhan ito ang northbound lane ng EDSA, gayon din ang Mindanao Avenue, North Avenue, Quirino Avenue, Pasay City, Taft Avenue, Magallanes at South Luzon Expressway o SLEX. Ipapatupad ng MMDA ang stop and go scheme sa mga apektadong kalsada sa Metro Manila. Pag malapit na ititigil mo na, so magtataka ko yung mga kababayan natin, bakit kami tinitigil? So ibig sabihin po noon, may paparating pong convoy. Pero paglagpas po ng convoy, rest assured, back to normal na po yung traffic. Dadaan ang convoy sa yellow lane at walang ilalaan na special lane. Wala ring isasarang mga kalsada ang MMDA para sa simulation ng convoy. Tatauhan ng mga traffic law enforcer ng MMDA ang rutang dadaanan ng convoy sa Metro Manila. Samantala, pagsapit naman ng November 26, isasagawa ang rehearsal ng SEA Games na inaasahang magdudulot ng mas mabigat na trapiko. Bukod sa convoy ng mga atletang pupunta sa arena, kasama rin sa sasanayin ang paghahatid sundo sa mga bisitang manonood ng SEA Games. Pati mga Truckers Association, pinakiusapan po natin na agahan ang kanilang business, no? Lalo na po yung dumadaan sa NLEX. Ang pakiusap po natin sa kanila, 11 in the morning hanggang 6 in the evening, wag na po muna silang dumaan sa NLEX. Kasi inaasahan natin as early as 1, may mga atleta ho na ho at mga magre-rehearse. Bukod sa pagpunta sa arena sa Bulacan, kasama rin sa isisimulate ng MMDA ang pagbalik sa kani-kaniyang hotel ng mga atleta, delegado at iba pang mga bisitang manonood ng SEA Games. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Wala pa umanong pag-usad sa pangako ng administrasyon na pagtataas sa sahod ng mga iba pang empleyado ng pamahalaan tulad ng mga public teachers. Ayon kay Senator Ralph Recto, matatapos na ang taon ngunit hindi pa rin umuusad ang Salary Standardization Law 5.
Paliwanag ng senador, nasa 31.1 billion pesos na ang nakalaan sa 2020 proposed budget para sa pagtataas ng sahod, ngunit wala pang binibigay na bersyon ng panukala ang Malacanang ukol dito. Kung kakalkulahin anya sa 1,391 million na civilian employees, 1,718 pesos kada buwan lamang ang madadagdag sa sahod ng mga ito. Nanawagan ng senador na agad nang ihain ang panukala sa Kongreso upang masimulan ng talakayin ito. Nakakaramdam ngayon ng matinding trauma ang mga internally displaced persons na nasa lanta ng hailstorm kahapon sa makilala North Cotabato. Psychosocial intervention sisimulan na ng lokal na pamahalaan. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Mula nang madaganan ng gumuhong pader ng kanilang bahay, ang 71-anyos na si Lola Exuperan sa Cadenas noong tumama ang 6.5 magnitude na lindol sa North Cotabato noong October 31, lagi na itong nakakaramdam ng takot. Hindi akalain ni Lola Exuperan na mabubuhay pa siya sa lubha ng tinamong sugat sa ulo, braso at paa. At muli na namang naramdaman ni Lola Exuperan sa ang kaba at takot nang manalasa ang hailstorm sa tinutuloyan nitong evacuation center sa Santos Land poblasyon makilala kahapon. Lalo pa itong tumindi nang makitang nagdipara ng mga yero at nawasak ang halos lahat ng mga tolda at nabasa ang kanilang mga gamit bunsod ng malakas na hangin na may kasamang pagulan ng yelo. Madok ako eh, bisan magkurukurok ng mga niko, bisan wala pag bisan wala gani kuan, marag na sa kuan eh, nervous na ko ba? Isa lang si Lola Exuperanza sa mga internally displaced persons sa makilala North Cotabato na nakakaramdam ngayon ng matinding trauma dahil sa mga nagdaang kalamidad. Ayon sa mga eksperto, ang trauma ay madalas na nararanasan ng isang individual bilang resulta ng isang nakakabalisang pangyayari. Ngunit ayon sa lokal na pamahalaan ng makilala, nagsasagawa na sila ng psychological intervention sa mga internally displaced persons. There is processing going on. So, na yung mga activities also for them to do like SLEs or structured learning experience, art therapy, play therapy for the kids. Sa ngayon, inilipat na sa makilala National High School Evacuation Center ang mga apektado ng hailstorm, kabilang si Lola Exuperanza. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, North Cotabato. Malagito ngayon ang presyo ng strawberry sa pamilihan ng Baguio City. Samantala, bahagya namang tumaas ang bentahan ng sayote. Ito ang balita ni Grace Doctolet. Dinala na sa Mindanao ang sako-sakong sayote mula sa bayan ng Bauco at Sagada Mountain Province. Ipamimigay ang maito sa mga biktima ng lindol. Imbis kasi na masirat ikalugi lang ng mga vegetable trader bunsod ng oversupply, minabuti nilang itulong na lang nila ito sa mga nangangailangan. Nitong mga nakarang araw, bumagsak sa 2 piso kada kilo ang presyo ng sayote. Bahagya naman itong tumaas kahapon na umabot sa 3 hanggang 18 pesos. Kasi nasira sa bagyo. Pero nung ganitong medyo maganda na ang panahon, umami yung bunga ng sayote. Kaya dumami yung supply. Siyempre, sabay-sabay yun. Meron pa yung hindi namitas. Maging ang lettuce ay may oversupply din kaya 15 pesos na lang kada kilo na dating 30 to 40 pesos kada kilo. Samantala, pumapalo naman sa 600 piso ang kada kilo ng strawberry ngayon sa City of Pines. Paliwanag ng mga nagtatanim ng strawberry sa La Trinidad, kakaunti ang supply ngayon matapos masira ang kanilang mga pananim dahil sa mga nagdaang bagyo. Mountain Trail ang iba, Santo Tomas yung iba. Wala pang Trinidad ngayon. Magtatanim muna sila. Yung itong March, ayon, bumira yung Trinidad. Binagyo ang malalayos ang garden nila. Sa ngayon ay galing pa sa Mountain Trail at Santo Tomas ang mga itinitindang strawberry dito. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Sumailalim sa Basic Life Support Seminar ng UNTV ang mga estudyante at mga guro ng Kapayapaan Integrated High School sa Calamba, Laguna.
Bahagi ito ng patuloy na paghahanda ng paaralan sa pagtama ng mga hindi inaasahang sakuna tulad ng malakas na lindol. Ito ang balita ni Sherwin Kulubo. Kabilang ang Barangay Candubang sa Calamba, Laguna sa mga tinukoy ng PIBOK sa mga lugar na nasa West Valley Fault. Bunso dito, patuloy ang isinasagawang mga earthquake drill at mga paghahanda ng lokal na pamahalaan sa posibleng pagtama ng lindol. Isa ang Kapayapaan Integrated National High School sa mga humiling sa UNTV News and Rescue ng Basic Life Support Seminar para sa kanilang mga guro at mga estudyante. Maging handa at maging alerto sa anumang mga magiging kapahamakan na dulot ng mga bagyo, lindol o anumang mga sakuna na nararanasan natin dito sa ating bansa. Magkaroon kami ng kaalaman about preparedness. E di mas lalawak pa yung information na natutunan dito, malaking bagay talaga yung nangyari ngayon. Mayroong 3,000 mag-aaral at mahigit 100 guro ang paaralan, kung kaya't mahalaga para sa pamunuan nito na magkaroon sila ng tamang kaalaman sa pagsagip ng buhay. Mas maganda kung systematic at organized ang mga bagay para maiwasan ang magbuwis ng buhay. Mahalaga ang buhay ng tao, no? Kung kaya't mas mahalaga din na paghandaan natin ang lahat ng bagay na darating sa atin, sakuna. Bilang estudyante, sobrang laking bagay po kasi bilang kabataan, dapat po naming matutunan para po makatulong kami sa mga susunod na henerasyon. Bukod sa basic life support, ibinahagi din ng UNTV Rescue ang disaster preparedness sa mga guro at estudyante. Ito po yung advocacy ng UNTV at ni Kuya Daniel Razon na maturuan ang lahat ng tao sa pagbibigay ng first aid, ma-orient sila sa mga disaster na kung ano na maaaring mangyari, and maturuan din sila kung paano sila makakapag-survive sa mga disaster na nakaambat. Noong nakaraang buwan lang, kabilang din ang Regional Mobile Force Battalion ng Calabarzon sa mga sinanay ng UNTV News and Rescue sa Basic Life Support Training. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Bukas ang Dangerous Drugs Committee ng Kamara na makipagtulungan kay Vice President Lenny Robredo sa magiging estratehiya nito bilang bagong drug czar. Kung kinakailangan, handa umano ang komite na taasan ang pondo ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Handang makipagtulungan ang Committee on Dangerous Drugs na mababang kapulungan ng Kongreso kay Vice President Lenny Robredo sa magiging panukala nito bilang bagong co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Ayon sa chairman ng komite na si Representative Robert Barbers, sakaling mailatag din ng pangalawang pangulo ang mga panibagong hakbang o estratehiya nito sa kampanya laban sa ilegal na droga, ay nakahanda rin anya sila na imbitahan ng pangalawang pangulo upang pakinggan ang mga panukalang ito. Gusto naming marinig sa kanya kung ano yung mga plano kasi baka makatulong ang aming komite, you know, sa pagpapasa ng mga panukalang batas para mapaigting, mapalakas at mapatibay natin yung gera kontra sa droga. Mag-aantay lamang anya sila ng announcement mula kay VP Robredo hinggil sa mga panukala nito sa drug war bago sila magpadala ng imbitasyon sa pangalawang pangulo. Susuportahan din anya ng Dangerous Drugs Committee ng Kamara ang ICAD sakaling mga ilangan ito ng karagdagang pondo. Ayon kay Barbers, kakailanganin ng ICAD ang maraming impormasyon upang makagawa ng mga pulisiyang magagamit para sa mas epektibong approach sa drug war. Kung kinakailangan taasan ang budget ng ICAD, tutulong ang aming komite sa paglalabi sa Committee on Appropriations na pataasan ito. Dapat din anyang masuportahan ang modernisasyon ng enforcement agency, kabila na ang paglalagay ng mga body cameras sa mga pulis upang mapangalagaan ang integridad ng kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Muling nagpulong sina Pangulong Rodrigo Duterte at Moro National Liberation Front founder Nurmi Suari sa Malacañang kagabi. Ayon kay Senator Christopher Bongo, tinalakay ng dalawa ang pagbuo ng Peace Committee sa pagitan ng pamahalaan at MNLF. Inaasahang muling magpupulong sina Duterte at Ms. Suari sa susunod na buwan.
Ikinatuwa ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. ang pagkikipagpulong ni Vice President Lenny Robredo sa mga kinatawa ng United Nations Office on Drugs and Crime. Pinasalamatan ng kalihimang vice-presidente sa naging hakbang nito. Ang undok aniya ay pinamumunuan ng Russia kaya mapagkakatiwalaan ito. Nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis epektibo kaninang alas 6 ng umaga. Sa abiso ng ilang oil company, bababa ng 15 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. 10 to 15 centavos naman ang mababawas sa kerosene, pero tataas naman ng 85 centavos per liter ang gasolina. Ang oil price adjustment ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Magandang hapon po mga kasambahay, na panatili ng bagyong Ramon ang taglay nitong lakas ng hangin habang papalapit sa ating bansa. Kanina po alas 3 ng hapon, namataan to ng pag-aas sa layong 670 kilometers sa may silangan po yan ng Borongan Eastern Samar. At ayon sa pag-aas na ngayon, wala pang tropical cyclone wind signal na itinataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit maaaring mamayang gabi ay magtaas na ng signal number 1 dito po sa may area ng Eastern Visayas, sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Ayon sa pag-asa doon sa forecast track at na makukuha po natin sa radar ng pag-asa na ang bagyong si Ramon ay maaari pong dumikit dito sa may area ng Eastern section ng Luzon pagdating po yan ng Huwebes at ng Biyernes. At doon sa simulation ng windy.com, makikita din natin na magdudulot po ng malakas na mga pag-ulan sa mga susunod na araw, lalo na sa weekend. Itong bagyong si Ramon dito sa may area ng Bicol at maging dito sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama na rin ang area ng Metro Manila. Ayon din sa pag-asa, mataas po ang mga pag-alon sa may area po ng northern seaboard ng Northern Luzon. Actually, buong seaboard po ng Northern Luzon, mula dito sa may area ng Ilocos Norte, at dito po sa may Batanes at Cagayan, part po ng, o yung baybayin po ng Isabela, Aurora, at maging dito po sa may baybayin po ng Quezon, Bicol, hanggang dito po sa may area ng Samar at Leyte, maaari pong umabot sa 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Sa susunod na mga oras, makakaranas po ng kalat-kalat na mga pag-ulan ang area po ng Quezon, ang Bicol at yung area din po ng Mindoro, Marinduque at Romblon, kasama na rin po ang buong Visayas at maging yung area po ng Surigao del Norte at Dinagat. Diyan po sa mga lugar na yan ay posible po magkaroon ng mga pagbaha gaya po ng kulay dilaw na ito, na diamond na ibig sabihin po niyan ay may flood advisory diyan ang pag-asa at posible po magdulot ng mga pagbaha diyan sa mga lugar na yan. Ayon sa pag-asa, habang lumalapit sa Pilipinas, itong bagyong si Ramon ay posible itong lumakas pa at maging isang tropical storm, habang in-expect na ito ay mas didikit dito sa may area ng Northern Luzon pagdating yan ng November 17. Yating ulat parahon, ingat, kasakbay. Tinuligsa ng Malacanang si Senator Franklin Drelon dahil sa pahayag dito na palpak ang Build Program ng Duterte Administration. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Inisa-isa ni Presidential Spokesperson and Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang status ng mga proyektong imprastruktura sa ilalim ng Duterte Administration sa Malacañang kanina. Ito ay upang pabulaan ng pahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drelon na siyam lang sa 75 flagship projects ang nauumpisahan pa lang at palpak umano ang Build Program ng Administrasyong Duterte. Ayon sa Palace Official, hindi maikukumpara mga proyekto ang imprastruktura ng Duterte administration sa dating administrasyong kaalyado ng senador. Senator Frank, look at the administration you previously belonged. 6 years, not a single infrastructure na nagawa. Malayong malayo sa dami. Tiwala rin ang Palace Official na karamihan sa mga proyekto sa Build Infrastructure Projects ay matatapos sa ilalim ng termino ni Pangulong Duterte. Naniniwala rin ang Malacañang na epektibo ang pamamalakad ng pamunuan ng Public Works and Highways kaugnay ng mga proyektong ito. Dagdag pa ni Secretary Panelo, walang batayan ang mga pahayag ni Senator Drelon. It's baseless. Maraming ang ginagawa ang administrasyon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacañang.
Sinimulan ng talakayin sa Senate Plenary ngayong araw ang panukalang 4.1 trillion peso 2020 budget. Binusisi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang estado ng Build Program ng administrasyon, kung saan sa 75 flagship projects, siyang pa lamang umano ang nasisimulan ng pamahalaan. Sinagot naman ito ng kinauukulang ahensya sa pamamagitan ni Senator Angara. After over three years, only 9 have been commenced. By 2020, 12 projects will be completed, Your Honor. By 2021, an additional 17. 2022, an additional 26. Duda si Senator Drilon na masisimulan na ng administrasyon ang nasa 75 proyekto. Ilalabasan niya ng Administrasyong Duterte ang kumpletong listahan ng mga proyekto bukas. Inendorso na ng Senate Committee on Public Services at Committee on Constitutional Amendments sa plenaryo kahapon ang pag-aproba ng panukalang lilikha sa Office of Mobility Czar. Ang tanggapan na ito ang hahawak sa mga usapin sa transportation at trapiko at magsisilbing traffic czar. Partikular na re-resolbahin ito ang traffic congestion sa Metro Manila. Magsisilbing pamalit ito sa panukalang emergency powers para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Panakaw na rin nagtitinda sa bangketa ang ilang vendor na napaalis dahil sa clearing operations ng pamahalaan. Sa Quezon City, may ibibigay na lugar para makapagtinda pa rin ang mga dating sidewalk vendors. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nananatiling hamon para sa Department of Public Order and Safety o DPOS ng Quezon City kung paano mapapanatili ang mga nalinis ng kalsada sa lungsod. Ang mga ilang mga vendor na napaalis sa bangketa, may mga diskarte upang patuloy na makapagtinda. Gaya na lamang ng pamilya Malubay na kung dati kariton lang ang gamit sa pagtitinda ng mga ulam sa bangketa, ngayon ay kulong-kulong o tindahang demotor na. Mas mabilis na silang makalipat ng pwesto sa tuwing may sisita. Para pag andyan sila, ma'am, tagbo na kami. Lumiit na umano ang kanilang kita mula nang ipatupad ang malawakang paglilinis sa mga kalsada at bangketa. Naiintindihan naman umano nila ang layunin ng pamahalaan pero pakiusap nila. Yun lang po ang hiling namin sana. Pag oras naman po sana na tumatakbo na yung sasakyan namin at yung mga mapaninda, huwag naman pong habulin na kasi yun naman po ang usapan talaga sa mataas eh. Pag nakaligpit yung mga vendors, nakalinis, huwag nang habulin. Payo sa kanila ng DPOS, huwag nang pumwesto sa mga bangketa upang hindi na mahuli at makumpiska ang mga paninda. Patuloy ding nag-iikot ang DPOS sa mga lugar kung saan nakapwesto dati ang mga sidewalk vendors upang matiyak na hindi na makababalik ang mga ito. May mga ayuda naman ang lokal na pamahalaan sa mga vendor gaya ng pagbibigay ng pwesto sa mga ito sa maayos na lugar gaya ng mga public market sa lungsod. Mayroong isang area na pinoprovide as their vending site. Ibig sabihin ng vending site, temporary vending site para itong mga natanggal na vendor ay doon muna, doon matitinda na hindi sa gabal sa mga sidewalk, highway, catwalks or sidewalk. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa December 31 na mapapaso ang extension ng martial law sa Mindanao. Pero ang mga taga roon may magkakaibang opinyon kung dapat nga bang magkaroon ito ng panibagong extension. Ito ang balita ni Dante Amento. 3 beses nang pinalawig ang martial law na ipinatutupad sa buong Mindanao na nag-ugat sa paglusob ng mga teroristang Mauti ISIS sa Marawi City noong May 2017. Higit isang buwan bago mapaso ang huling extension nito, magkakaiba ang pananaw ng mga taga Mindanao kung kailangan pa itong muling palawigin. Ang ilan gusto pang ituloy ang martial law dahil magandaan nila ang nagawa nito sa kanilang seguridad. Hindi basta-basta nakakapasok ang mga masasamang grupo dahil sa higpit ng seguridad. Tulad na lamang sa Zamboanga City na ipinatupad ang no ID, no entry policy. Si Aling Aida, mas gusto niyang manatili ang batas militar dahil hindi naman naging abusado ang mga sundalo. Di tulad ng kanilang naranasan noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Wala namang karahasan. Walang military abuses, ganun. Okay lang, kahit extend ang martial law, okay lang.
bilis sa sitwasyon. Kaya, huwag ikinanglan, kinanglano na sa presidente, kangay, hindi nila yung pala ipagamit. During martial law po, mas nararamdaman po namin yung security po sa amin. Yung iba naman, may takot na baka magresulta ito sa kaguluhan kung palalawigin pa. Pag may martial law, lalong gugulo tong yung Mindanao natin, magulo na nga. Ang sandatahang lakas at mga lokal na opisyal naman sa Mindanao, nakadepende lang umano sa ibababa ng national government. Ang AFP Western Mindanao Command, inaayos na lamang ang kanilang isusumiting assessment ng sitwasyon. Nakabase yan doon sa ating assessment on the ground. At the same time, with or without the extension ng martial law, pagpapatuloy pa rin natin yung ating mandato. Ang ilang opisyal ng Zamboanga City hindi na rin tututol kung aalisin na ang batas militar kahit nakabuti ito sa kanilang seguridad. They have the better wisdom, no? Ang DND. If this is fit na kailangan wala ng martial law sa Mindanao, then okay lang rin naman sa amin, walang problema. Kasi sa Zamboanga City, hindi rin namin naramdaman kung meron bang masamang epekto ang martial law sa amin, no? Ang ilang opisyal ng pamahalaan sa Sulu at Basilan, nais namang makatiyak na mahigpit pa rin ang seguridad sa kanilang nasasakupan sakaling mapaso na ang martial law extension. Kung maganda talaga dahil marami silang nagagawa, tumusunod kasi ang tao pag sundalo talaga ang sa mga activities. Pag na masyado nang matagal, baka isipin ng tao, lalo na sa Sulu, isipin ng tao na bakit parang pinahihirapan kami. Kahapon, mismong si Defense Secretary Delphine Lorenzana ang nagsabing hindi niya irerekomenda na palawigin pa ang batas militar sa Mindanao. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. Sang-ayon ng Philippine National Police o PNP na hindi na kailangan pang pahabain muli ang martial law sa Mindanao. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banac, maayos na ang peace and order situation sa Mindanao, bagaman nananatili pa rin umanong mataas ang alert level sa ilang mga lugar sa Sulu dahil sa presensya ng Abu Sayyaf Group. Anya, hinihintay na lamang nila na dumating ang buwan ng Desyembre upang formal na makapagsumite ng rekomendasyon ang pambansang pulisya. Una nang inihayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na hindi niya irerekomenda ang martial law extension sa Mindanao na mapapasuna sa Desyembre 31. Ang peace and order sa buong Mindanao ay under control at ang kriminalidad doon ay napakababa na. Ang proliferation ng mga loose firearms ay nakontrol na natin. Inaasahan natin na mapapanatili natin ito sa mga darating pang panahon. Patuloy na hinihikayat ng ilang non-government organizations at ilang ahensya ng pamahalaan na magtayo ng negosyo ang mga overseas Filipino workers. Layo nito na magkaroon sila at ang kanilang pamilya ng matatag nahanap buhay sa kanilang pagbabalik sa bansa. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Mahigit 4,000 overseas Filipino workers o OFW kasama ang kanilang mga pamilya ang nagtipon-tipon sa World Trade Center sa Pasay City ngayong araw. Dala-dala ng mga ito ang iba't ibang kwento ng pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Bilang is OFW, lahat ng oras mo nandun sa trabaho at saka stress din. Kulang ka sa tulog, kulang ka sa oras. Pagka OFW, ang pamilya mo na iiwan. Kumbaga, hindi mo sila na susubaybayan. Ilan ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na hinihikayat ng iba't ibang sektor at ahensya ng pamahalaan na magtayo ng negosyo sa bansa ang mga OFW. Na-intention namin na in the future, nababalik sila sa Pilipinas, dapat yung mga pamilya nila meron ng hanap buhay na naghihintay sa kanila para pwede na silang mag-retire at mag-operate na lang dito sa Pilipinas. Sa isinagawang OFW and Family Summit ngayong araw, katuwang ng Villar Sipag Foundation, ang Department of Trade and Industry o DTI sa pagtulong sa mga bagong bayani na makapagtayo ng sariling negosyo. Binigyan ng mga OFW ng kaalaman, kaugnay sa pagninegosyo at kung paano magiging matagumpay sa larangang ito. Hindi nila kailangan kumagtayo ng restaurant kung ang galing mo caregiving or ikaw ay
graphic artist, pwede kang graphic designer, at yun yung iyong negosyo. Muli namang nagpaalala ang DTI na maaaring makakuha ng financial loan sa kanilang ahensya ang mga negosyanteng mahigit isang taon nang nagpapatakbo ng hanap buhay. Bumisita lang sa mahigit 1,000 negosyo centers ng DTI sa iba't ibang lugar sa bansa. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasay City. Apektado na rin ang ilang buwang kilos protesta sa Hong Kong, ang day off o araw ng pahinga ng ilang Pilipinong nagtatrabaho doon. Ito ang balita ni Ferdy Petalio. Tuwing Linggo lang ang day off o araw ng pahinga ng mga overseas Filipino worker dito sa Hong Kong. Sinasamantala ng mga Pinoy ang araw na ito upang magkumustahan, magsaya at magpahinga mula sa 1 linggong pagtatrabaho. Ang taga Cagayan Valley na si Beatriz, magda-24 na taon nang naghahanap buhay dito. Upang makarating siya sa Central Hong Kong, natambayan ng mga Pilipino tuwing Linggo, bumabiyahe siya ng higit 30 minuto. Aminado siyang apektado ang kanyang day off simula nang mag-umpisa ang mga kilos protesta dito. Maaga kaming uuwi, hindi kami makapag-enjoy. Kasi pag gabi ka nang uuwi, wala nang masakyan. Minsan nga, naranasan kong umuwi mula Tsimshian hanggang Siamsiu po, may 2 oras nilakad ko. Kaya upang huwag madamay sa mga kaguluhan, iniiwasan ng mga OFW ang mga lugar kung saan may mga kilos protesta. Patuloy din sa pagpapaalala at paggabay ang Philippine Consulate. Ayon pa sa ilang kababayan, di naman sila pinag-iinitan ng mga pulis o mga militante at ramdam pa rin nilang safe sila. Di naman kami nadadamay sa gulo nila eh. Magtrabaho habang gusto ng amo, tuloy-tuloy pa rin po. Kasi nasa sa'yo na yung kung ba't ka magiging safe eh. Huwag kang pupunta rin sa mga nagrarally, safe ka. Ngayon kung matigas ang ulo mo, makikiusyoso ka doon, hindi ka safe. Tirgas ka. Tila hindi pa mahihinto ang ilang buwan ng girian sa pagitan ng gobyerno at mga sibilyan dito sa Hong Kong. At sa bawat linggo ay patindi ng patindi ang mga karahasan. Sa kabila nito, malakas pa rin ang loob ng mga kababayang Pilipino na ipagpatuloy ang kanilang mga paghahanap buhay upang maipangtustos sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. And for the news abroad, Iran continues to accelerate nuclear program in breach of a 2015 agreement. Meanwhile, former Bolivian President Evo Morales accepts asylum in Mexico after resigning from office. Details in this report. Iran has continued to add breaches to its nuclear deal by accumulating more uranium. The International Atomic Energy Agency revealed in a report that Tehran broke commitments in the Joint Comprehensive Plan of Action by enriching uranium above the quantity and purity allowed and started to produce nuclear fuel at the Fordow plant. Tehran said the breaches are reversible and that they were made in response to the United States' decision to abandon the agreement last year and impose fresh sanctions on Iran. The report found that Iran has already accumulated 372.3 kilos of enriched uranium, equivalent to 550 hexafluoride, a material of which it cannot store more than 300, according to the agreement. Resigned Bolivian President Evo Morales accepted a political asylum in Mexico. Mexican Foreign Secretary Marcelo Ebrard said that Mexico has decided to grant asylum to Morales for humanitarian reasons and because of the urgent situation in Bolivia where his life is at risk. The Foreign Secretary did not reveal whether Morales is currently in Bolivia or the date on which he will travel to Mexico. Ebrard said that he had informed the Organization of American States of this decision invoking the international protection of life, liberty, and integrity of Evo Morales and will also inform the United Nations and the Mexican Senate as well. Hong Kong Chief Executive Carrie Lam criticized widespread violence in the city, warning that violence would not solve problems and the government would not yield to protesters' demands under pressure. Lam held a press conference after incidents of violence were reported from different parts of the city, including a police officer firing a live round at a young man and another man being set on fire after he confronted protesters, with both the victims getting critically wounded.
Since the protesters began 5 months ago, this was the third occasion when protesters had been injured due to the police firing live rounds. Although the force claims that its officers use firearms only when their own life is in danger. Some veterans in the United States found a new way of combating post-traumatic stress disorder, and that is by hunting pythons. Nomar Peñaranda reports. As a way of relieving post-traumatic stress disorder, or PTSD, former combatants in Iraq and Afghanistan have been going to the Florida Everglades to help stop the infestation of Burmese pythons that threatens this unique subtropical ecosystem. The vets are called swamp apes, and their leader is the expert snake hunter Tom Rahil, who founded this organization to help war veterans. Rahil teaches veterans to immerse themselves in this wetland area that covers some 607,500 hectares west of Miami and has become the home to some 300,000 pythons. He said the Burmese python is an exotic invasive species, which means its presence has a negative impact on the rest of the wildlife. Rahil said some veterans who joined snake hunting no longer have nightmares, regained a sense of camaraderie, of friendship, and of a renewed purpose. Burmese pythons, which can grow up to 8 meters and can weigh up to 100 kilos, are native to South and Southeast Asia. Females can lay up to 100 eggs during their lifetime. One theory says the pythons were pushed into the national park in 1992 by Hurricane Andrew, which devastated the nearby cities of Homestead and Florida City. Nomar Peñaranda, UNTV News and Rescue, USA. Aside from recovering from near extinction, Tarikaya turtles in Peru is facing another tough task, and that is saving the Amazon. Nina Armilio has the story. The Tarikaya turtles, at the heart of the Peruvian jungle, are not mutants, nor do they live in the sewers of New York. However, the task of the turtles is a tough one, and that is saving the Amazon. Podonycmus onophilus, the scientific name of this species, is also winning another noteworthy fight, recovering from its near-extinct status in the Nanay River region near Iquitos. The mission to save the forest and its flora and fauna was handed to these little turtles as part of a public-private initiative among several Peruvian government institutions and the Grupo AHE, which is promoting the reinsertion and recovery of the animal in areas where it has disappeared, thus helping re-establish the natural environmental balance in the jungle zone. It is also a tourist attraction because what we want to do is convince the world that green gold in the Amazon is worth much more than yellow gold, black gold, and green gold. It's this turtles and also ecotourism. When the turtles' population decreased, the catastrophe caused severe rates of malnutrition in indigenous groups. So if we recover these populations, not only will the ecosystem's health be recovered, but the populations. The turtles are the linchpin of an action plan, the critical juncture for which came this past week in the Nanay River region, with the release of about 5,500 baby turtles into the waters there. The young turtles, measuring just 4 centimeters long, come from the hatching of 205 nests that were artificially incubated in beaches set up in different spots in the city of Iquitos. The eggs come from the Pacaya Samiria Nature Preserve, an area where the local residents collected the eggs some weeks ago and, instead of consuming them, provided them to the project to help repopulate the species in the area. Nina Armilio, UNTV News and Rescue. Nagmistulang ghost town kagabi ang Ilaya Street sa Binondo area sa Maynila matapos ipagbawal ni Mayor Isko Moreno ang mga sidewalk vendor. Hindi naman nangangamba ang ibang vendor sa ibang kalye na pagbabawalan sila dahil sumusunod naman sila sa ordinansa. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Talagang baboy din kayo sa bahay.
Matapos ipagbawal ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga sidewalk vendors sa Ilaya Street, Binondo area dahil sa mga tambak na basura na dinatnan niya. Kagabi, mistulang ghost town ang Ilaya dahil hindi lang sa basura malinis kundi maging sa mga sidewalk vendor. Ito ay dahil may pulis na nagbabantay sa lugar 24 oras. Bukod pa dyan ang 12 tauhan ng Manila Department of Public Services na duty sa gabi at ganun din sa umaga na katulong na nagbabantay kung may pasaway na magtitinda at nag-iikot din para maghakot ng basura. Mas malinis ngayon. Hindi ka tulad ng dati. Meron ding mga opisyal at tanod ng Barangay 269 na rumoronda. Nagpulong po kami ng aking mga kagawad na pati ang mga tanod na kinakailangan 7 araw sa isang linggo, 24 oras, hindi mawawalan ng umiikot na tanod. Kung bawal sa Ilaya, Binondo area, hindi naman pinagbabawalan ng mga vendor sa katapat lamang nito na Ilaya, Tondo area. Ayon sa mga vendor, hindi sila nangangamba na pagbabawalan sila ni Yorme dahil pinananatili nilang malinis ang kanilang lugar. Katunayan na nila ang makikitang mga basurahan sa tapat ng bawat pwesto nila. Hindi po kami matutulit po sa kabila kasi dito po, mga susunod po yung mga tao rito, tsaka hindi po kami mga pasaway. Itong ginagawa niya, talagang nakakatulong din naman sa amin dahil maluwag. Makapasok po lahat ng mga customer namin, hindi kagaya dati na sobrang sikip. Hindi naman kasi total na sinisiro ni Mayor to. Mabait naman si Mayor eh, kung susunod ka lang sa patakaran niya. Gusto niya malinis lahat. Samantala, humingi naman ang paumanhin ng kapitan ng Barangay 269 kay Mayor Isko dahil sa dinatnan nitong basura. Na ipinapangako ko pong hindi na po mauulit at ito isang leksyon na po sa amin, sa akin, sa aming mga barangay official, hindi lang po sa akin, pati po sa lahat ng mga aking nasasakupan na nakikinabang po sa kalsada. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Maynila. Umani ng batiko mula sa mga netizen ang post sa social media ng Panday Sining. Sinulatan nila ang ilang bahagi ng Lagus Nilad underpass sa Maynila na katatapos lang ipalinis at papintahan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Agad namang umaksyon ang mga tauhan ng Department of Engineering and Public Works ng Maynila at pinintahan ang mga bandalismo. Gabi, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nakatanggap ng tawag ang Armed Forces of the Philippines mula sa isang grupo na nanghihingi ng 50 milyong piso kapalit ng pagpapalaya sa dinukot na British national at asawa nito sa Zamboanga del Sur noong nakaraang buwan. Pero ayon sa AFP, hindi pa nila kumpirmado kung ito nga ang nasa likod ng pagdukot sa mag-asawa. Ito ang balita ni Dante Amento. Kakuntinuaman monitor El Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command. El lugar que posible donde el British National es Filipina mujer y abducta del pasado mes. October 7, cuando y abducta con Alan Hirons es mujer si Wilma, na Dela Beach Resort na Zamboanga del Sur. Asigun con AFP Westmancom spokesperson Major Arvin Jan Encinas, manada sila ta recibir llamada tapi di ransom para con el maridable. Uno aquel grupo tapi di 50 million de pesos para con el libertad del mga biktima. Pero el AFP yabla, debe pa sila man validate si verdad talia con nila el dos. Nasa 50 million. Ano? Maraming tumatawag actually at maraming sumasakay. Dahil nga, siyempre pa, gusto sila nilang makakuha rin ng pera. Manada aura sigunta implika con el asunto que tapidi tambien sen. Pero misleading yung ibang mga information. Hindi dapat natin pinapatulan no? Pag hindi siya kompirmado at validated. Recente el AFP yabla, no hay pa pwede salen na di ila area of responsibility el magasospechao. Hasta ahora, no hay sigurao grupo ta admiti ya abrupta con el maridable. Dante Amento, ONTOV, Noticias Seriscate, Ciudad de Zamboanga. Hindi na nagpapakita sa trabaho ang isang pulis sa Lucena City na nagpositibo sa isinagawang drug test noong nakaraang linggo. Ayon sa Lucena City Police, tuloy rin ang pagsasampa sa kasong administratibo laban sa naturang pulis. Ito ang balita ni Japheth Cablaida. Matapos magpositibo sa on-the-spot drug test ang isang pulis sa Lucena City noong nakaraang Miyerkules, ay hindi na ito pumasok o nag-report sa trabaho.
Isinagawa ang drug test sa 24 na kawani ng Drug Enforcement Unit ng Lucena Police kasabay ng surprise visit ni Region 4A Director Police Brigadier General Vicente Danau Jr. Sa ngayon ay inihahanda na ng Lucena Police Station ang kasong administratibo laban sa naturang pulis. So sa ngayon po ano, inihahanda na po namin yung mga kaukulang administrative sanction against dito sa personnel na ito. Patuloy naman ang kanilang investigasyon kung may kinakasangkutan pa itong ibang illegal na gawain sa mga nakalipas na assignment. Tiniyak ng pamunuan ng Lucena Police na mananagot sa batas ang mga pulis na gumagawa ng katiwalian. Talaga pong ang mandato ng ating regional director, ito ay masibak sa tungkulin at kami po ay umaasa na ang inyo pong suporta sa kapulisan ay hindi po mawawala. Japet Cablayda, UNTV News and Rescue, Lucena City. At yan ang ating mga balitang Prom Day. Ako si Debra Veral, mayong gabi. Nasa 34 na milyong Pilipino ang nananatiling single batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ano kaya ang dahilan ng karamihan kung bakit nananatili silang walang partner? Ito ang balita ni May Bermudez. Hindi naman daw choosy, pero mas pinili ni Aaliyah na wakasan ang 9 na buwan niyang relasyon sa dating kasintahan para makapag-focus sa trabaho. Bukod daw kasi sa boyfriend na sakit sa ulo, ay ipinagpalit pa siya nito. Anong message mo dun sa ipinalit sa'yo ng boyfriend? Sana hindi ka rin ipagpalit. Ang no boyfriend since birth o NBSB namang si Harleen, iba ang hugot sa buhay kaya't mas piniling mag-isa. Ngayon kasi mga panahong to, parang nakikita naman natin mahirap yung buhay. Mm. Kailangan talaga. Kasi ako, family first kasi ako. Mas inuuna ko yun kaysa yung pag-date ng saan-saan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa higit 34 na milyong Pilipino na ang single sa bansa. Mas maraming single na Pinoy na nasa higit 18 milyon habang halos 16 na milyon naman ang single na Pinay. Kung susuyurin naman ang Pilipinas, pinakamaraming single sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Sa Metro Manila naman, nasa higit 1 milyon ang single sa Quezon City, na syudad na may pinakamalaking populasyon ng mga single sa rehiyon. Ayon sa isang eksperto, choice at hirap ng buhay ang dahilan ng karamihan kaya't mas pinipiling mag-isa. O yung iba, so gusto pa rin mag-explore, so nagta-travel, so hindi sila makapag-settle. So, hindi natin alam kung ano yung bracket na sinasabi nila na single eh. So, dapat malaman din yun kasi may repercussion yun eh. Pero para sa mga kagaya ni Aaliyah at Harleen, mas maigi na raw maging hashtag forever alone kaysa manatili sa maling relasyon. At kung may tanong man daw sila ngayon sa milyon-milyong tao sa mundo, bakit hindi pa sila pinagtatagpo? May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Pinarangalan ng Technology Award ng Rotary Club of Commonwealth si Kuya Daniel Razon para sa kanyang mga natatanging innovation sa broadcasting industry. Samantala, inirekomenda naman ng ilang eksperto sa digital transformation ang paggamit ng modernong teknolohiya upang lumago ang negosyo. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Ang UNTV News and Rescue ang nanguna sa paggamit ng drone at interactive weather reporting sa industriya ng pamamahayag sa bansa. Ang atin pong sunrise, 5:44 a.m. Atin naman pong sunset, 6:08 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumang. Lumevel up rin ang FM broadcasting sa pamamagitan ng Wish 107.5 bus na nagtanghal ng bukod-tanging talento ng mga Pilipino sa buong mundo. Katunayan ng pagkilala na tinanggap ng mga ito mula sa iba't ibang award-giving bodies bilang natatanging innovations ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon.
Dahil dito ay ginawaran ng Technology Award ng Rotary Club of Commonwealth si Kuya Daniel sa isang okasyon ng grupo sa Quezon City kahapon. Layo nitong kilalanin ang mga kontribusyon ni Kuya Daniel upang itanghal ang inobasyon ng mga Pilipino. Yung mga advocacies niya or mga projects niya, inahaluan niya ng digital transformation, which is na maraming nakakakita through digital transformation yung mga good deeds. Samantala, itinanghal din sa pagtitipon ang ilan sa mga technological innovation ng ilang inventor. Gaya ni Temi na isang personal robot na maaaring magbigay ng impormasyon. I successfully saved the showroom location. Magpatugtog. Tumawag at iba pa sa pamamagitan ng voice command. Ayon sa ilang eksperto, makatutulong ang paggamit ng modern technology sa pagpapalago ng kanilang negosyo, lalo pat karaniwan na ang paggamit ng internet sa buong mundo. Mas mapabibilis at mapagagaan nila ang mga proseso sa negosyo sa pagsasailalim ng kanilang sistema sa digital transformation. Transactions nila dapat online na. Ngayon kung ikaw, company, na maliit kang company, hindi ka pa nag-online, wala ka pang online presence, no? Masyado ka pang manual ang method mo, mapapag-iwanan ka. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, itinaas na ng PAGASA ang signal number 1 sa Eastern Samar at Eastern Section of Northern Samar dahil po sa Bagyong Ramon. Ingat po sa mga kasamahan. Yes. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.